What's up, Ethical Nation? So once again, nandito na tayo sa part 2 nung last question na hindi ko nasagutan kasi akala ko maikli lang yung video. Eh, humaba siya ng humaba. Kasi important topic nga naman yun. So ito naman yung tanong ni Herlin, which is, anong gagawin mo kapag yung mga downline mo minomotivate mo pero sinising zone ka lang? Bro, naniniwala ako sa'yo. Kayang-kaya mo yan. Matira mayaman, alalahanin mo lang yung reason why mo. So, hindi nga naman maganda yung ganun, di ba? Parang ganun lang kasi yun. Parang ganun lang kasi yung nangyayari, di ba? Kapag ka sinisinzo nga ng downline mo, minomotivate mo. So, bakit nga ba yun nangyayari? Bakit nga ba sinisinzo ng downline kapag ka ganun? Hindi lang naman pagdating sa motivation kapag kinakamusta mo, bakit sinisinzo ka lang? Most of the time, ako kasi personally sa akin, pag nangangamusta ako sa downline ko, tapos dalawang beses niya ako sininzone, next na ako. So ako, at least ako, alam ko sa sarili ko, hindi ako nagkulang. So yun yung factor doon. Yun yung important factor doon. Kasi wala siyang isusumbat sa akin in the future na, kaya ako nag-quit kasi si Coach Ken hindi naman ako tinuturuan. Kasi kumpletong-kumpleto kami sa mga materyales. Speaking of that, is kaya tayo sininzone madalas ni downline is dahil walang seses. Seses! Nauumay na siya sa puro motivation at baliwan. So, okay lang naman kasi talaga yung baliwan, pero hindi siya okay kapag ka walang direksyon. So ano ibig sabihin? Babaliwin mo siya ng babaliwin, ito yung pangarap mo, ganito, bla 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 bla. Diba yung typical na baliwan? Kasi nagaganunan rin naman kami. Pero pagkatapos, alam mo yung mapapaisip siya, anong next? Anong gagawin ko? Ano nang kasunod? Okay, baliw na baliw ako, anong next? Hindi niya alam. Typical kung ano yung gagawin niya is yung mga ineffective strategies, mga ineffective strategies, yung mga unethical strategies. So, mare-reject siya, mag-fail siya, babaliwin mo. So, ano yung networker strat race na yung nangyayari? And dadating yung time na mauumay sila, dadating yung time na, alam yung isipin na nila, yan ka na naman, upline, power na naman, baliwan na naman, motivation na naman. Pero yung step by step, paano, wala. Diba? Mabahala ka sa buhay mo. So, doon ka na, isisin nung downline mo. So, yun yung reason kung bakit. Una is walang seses at ikalawa, sawang-sawa na sa poweran, sawang-sawa na sa mga baliwan, sa motivation. Mauumay rin yan kasi baka nga ikaw, kahit naman ikaw, nauumay ka rin pag paulit-ulit na. Diba? Alalahanin mo lang reason why mo, matera mayaman, hataw lang na hataw, kutang-kulang ka pa sa hataw. Diba? Pero paano nga hataw? Diba? Naalala ko tuloy yung isa sa mga downlines ko na kakasali lang lately. As of January 2019, ganun daw yung paulit-ulit sinasabi sa kanya ng apply niya, hataw lang ng hataw, matira mayaman, diba? Dali mo lang dito, kami kausap, blah, blah, blah. Paulit-ulit lang. Tapos siya, yun ang inisip niya, hataw? Ano nga hataw? Paano nga hataw? Wala naman kayo tinuturo, paulit-ulit lang na hataw. Diba? Anong hataw? Ikaw yung hahatawin ko eh, ha? Google! So ganun lang yung nangyayari sa kanya. Kaya naumay siya, nagsawa siya, naghanap siya ng talagang makakatulong sa kanya, and then doon niya nakita yung Team Genuine. Ganun lang naman yung kasimple. At the same time, ikatlong reason kung bakit nagkakaroon ng ganun, nagsisinzone ni downline is because nabigyan siya ng maling expectation. Akala niya mabilis, akala niya madali. So, nung hindi nangyari, ayaw na niya. Akala niya mabilis lang yung kitaan, akala niya mabilis mababalik yung puhunan, akala niya yayaman agad siya kasi na-power-power, nabaliw. So, yun yung disadvantage kapag ka nang babaliw. Kaya, sa amin talaga, sa Team Genuine, hindi kami nang babaliw ng prospect. Ito yung kinita ko, di ba? Ang yaman ko na, di ba? Malaki na yung kinita ko, pwede akong mambaliw, pero ayaw kong gawin. Kasi nga, ayaw kong bigyan sila ng false expectation na pag ginawa mo tong business na to, mabilis kang yaman, malaki kagad yung kitain mo. Hindi siya ganun eh. Kaya nga, sinasalang-sala talaga yung mga pumapasok sa amin. Alam nila na hindi siya madali. Alam nila na hindi mabilis. Mas gusto ko yung ganung klase ng downline kesa ang dami-dami mong downlines, di ba? Iilan lang yung gumagalaw. Yung iilan lang dyan yung gumagalaw kasi nga halos lahat sila nabigyan ng false expectation. So ano yung mas gusto mo? Pagod na pagod ka, kaka-recruit, tapos iilan lang yung gumagalaw, di naman nagtatagal. Kasi ang masaklap, in the long run, nagiging negative sila. Ayaw na nila sa networking kasi nga na-power-power mo lang sila. So yun yung hindi magandang part doon. Ngayon, anong gagawin mo? Una is baguhin mo yung strategy mo nung pagpapasali. Itama mo yung expectation nila. Medyo mahirap yun kasi sinasala mo talaga yung tao. Kasi kapag ka umayaw sila, di ba yung iba sinasabi nga eh, kapag sinabi ko kasi yung totoo, hindi na sasali yun. Paano ko makikita? So, ang tawag ko dun is mukhang pera. Nasakit pero totoo. Di ba, pera lang yung inahabol mo dun sa prospect mo, eh, hindi naman ganun ang network marketing. Di ba, kung gusto mo talagang magkaroon ng time and financial freedom, kailangan mong turuan at tulungan yung tao mapapasali mo na magkaroon ng time and financial freedom.
So, ganun yung pagdating sa network marketing. So, kung ang iniisip mo lang ganun, paano kung hindi siya sumali? Kasi kapag sinabi ko yung totoo, edi pera lang yung hinahabol mo sa kanya. Diba, ano mararamdaman mo kung ganun ang tingin sa'yo ng upline mo? Pera. Diba, hindi maganda sa feeling at ayaw mo nun, bakit mo gagawin sa ibang tao? Ngayon, adjust mo na yung, ano mo, adjust mo yung strategy mo, itama mo yung expectation mo. Marami dyan hindi talaga sasali. And buti na lang, hindi sila sasali kapag sinabi mo na medyo mahirap talaga sa simula. Kasi nasasala mo. Alam mo nang tamad talaga yun. So gusto mo ba ng tamad na downline? I'm sure ayaw mo naman ng ganun. Walang upline na may gusto ng tamad na downline. So nasasala mo sila bago pa lang sila sumali. Itatama mo yung expectation nila. Ikalawang ginagawa ko is kapag, yun nga, tama expectation nila, pre-novide ko yung CSS, pre-novide ko yung system, yung right tools na makakatulong talaga sa kanila. Nandito ako as a mentor, di ba? Complete yung support system namin. Actually, kompleto naman kami. Tapos, after a couple of weeks, days or months, di ba, nagme-message ako, sininzone ako once, nag-message ulit ako, kinamusta ako, sininzone ako twice, next na ako dun. Okay? Kasi wala naman siya may susumbat sa akin na nagkulang ako kasi hindi ako nagkulang, sobra-sobra pa nga eh. Ibig sabihin, quitter talaga siya or loser talaga siya or may pinagdadaan na lang siya ngayon na hindi niya pamasabi na hihiya siya pero babalik rin siya in the future. Pero sa akin, wala na ako doon. Once na nag-message ako sa iyo, hindi ka sumagot, twice, bahala ka na. Okay, malaya ka na magawin, hindi mo naman ako boss, so at least ako di ako nagkulang. Kung willing siyang bumalik, andito pa rin naman ako. Iyon yung mindset ko. Na ikatlo na ba? Okay, ikatlo na ginagawa ko is hindi ako tumitigil sa pagda-direct. Direct lang ako ng direct. Especially kung nagsisimula ka pa lang, huwag ka titigil sa pagda-direct referral. Kasi yun yung simula ng pagbibuild naman ng business. Paano ka magkakaroon ng downline kung hindi ka nagde-direct? Ano, iaasa ka sa spillover lang ni upline? I-spillover ang kanya, left and right? Diba? Para sa mga uplines, huwag niyong gagawin yon. Isa yun sa mga deadly sins ng networking. Huwag na huwag niyong i-spilloveran yung downline mo left and right. Kasi gagawin mong Buddha yan. Yung term na Buddha. Kasi, alam mo yun, nakasahod lang sa left and right niya, kumikita siya na hindi naman niya deserve. So, huwag mong gagawin. Kung maging spillover ka sa downline mo, strong side lang. Huwag mo lalagyan yung, pati yung winning. Kasi, meron akong na-encounter na, matagal na to, may nabasa akong message na, ang keeping niya sa downline niya, ang ginagawa niya para makeep yung downline, is nilalagyan ng spillover left and right. Maling-mali. Di ba? Maling-mali kasi, anong natutunan niya? Kumikita siya nang wala siyang alam. Diba, anong silbi niya? Nag-stay siya. Kaya siya nag-stay kasi kumikita siya dahil sa'yo eh. Pero ano naiambag niya sa grupo? Wala. Kasi wala siyang alam. Nilagay mo lang left and right eh. So, maling klase ng mindset yon. Huwag mong gagawin ng ganun. Okay? Spilloveran mo yung kabila, maswerte nga ako. Kung nang-spillover, kung ikaw yung downline, maswerte ka kung nang-spilloveran ka. Kasi ako, as a downline, never. Okay? Lalo na ngayon. Yung mga nakalipas kong company, never. Never ako yung spilloveran, hindi rin ako humihingi ng spillover kasi na-mindset ako dati nung upline ko na kapag ka humihingi daw ng spillover, weak daw, mahina daw. Eh, ma-pride ako. So, sabi ko sa sarili ko, hindi ako mahina. Kaya ko mag-build. Walang spillover. Diba? yun yung tinamaan yung pride ko. So, hanggang ngayon, hindi rin ako umaasa sa spillover kung bigyan ako ng upline ko, kung nanonood yung upline ko dyan. Pero hindi, ayaw ko kasi ng spillover. At least ako, yung pride ko, diba? Ewan ko ba bakit palagi ko pinag-usapan to. Kasi sabi ko sa inyo, may tama naman time sa paggamit ng pride. At least ako, alam ko, nag-build ako. Ang hirap sa part ko, alam ko, nag-build ako, no questions, na walang spillover mula sa upline ko. As in, wala. Up to this date, wala. Hindi ako nagpaparinig. Baka lang. Hindi rin, no? Hindi talaga. As in, wala ako spillover. Lahat ng meron ako na downloads right now, yung past company ko, and yung past company ko, lahat ng yun, isa ko yung build. Ako, tapos nag-build, nakapag-DR ako, nakapag-build ako ng mga leaders, nag-DR sila, then so on. Okay, dumami na sila. So, walang spillover doon. Hindi ako na spillover ng leader, wala. Okay, so yung pero hindi ko naman sinasabi na ano na mas magaling ako sa inyo na mga in-spilloveran lang. Hindi 'yun. Maswerte ka kapag na-spilloveran ka, magpasalamat ka sa ano mo, sa upline mo. So ba't ba ka napunta doon? Huwag ka kasi titigil sa pag-DDR. O huwag ka titigil sa pagda-direct kapag kagano kasi doon ka nagsisimulang mag-build. And up to now, up to this date, tuloy-tuloy pa rin ako sa pagda-direct. Kasi hindi pa naman para sa akin, hindi pa naman ganoon nakokonsumo yung oras ko sa network. Although malaking part na ng oras ko yung kinakain sa network, pero gusto ko mag-direct na mag-direct lang eh. Kasi meron naman kami sistema, mas madali. Kasi yung iba, para sa inyo, halimbawa kung wala kang sistema na katulad nung sa amin, which is, I assume wala talaga kasi
bibihira lang yung may ganong klase ng sistema. Nabanggit ko to sa previous video, nabanggit ko to sa Walang Power and Bootcamp. Halimbawa, wala kang ano, sistema ng para mas mabilis yung duplication. Ikaw lang talaga mano-mano nagtuturo, bagong member, tuturuan mo or papasok mo sa NDO nyo or New Dealers Orientation or New Members Orientation or New Members Training or kung ano pa man ang tawag nyo doon, basta yung bagong member na tinuturuan, nagte-training sa seminar sa company na libre. Yun na yun. Kapag ka ganun, pinapasok mo sila sa ganun mano-mano, medyo mahirap mag-DR, mag-DR na mag-DR kapag ka ganun yung style kasi dumadami yung responsibility mo eh. Diba? Pag may downline ka, ikaw yung kakausap, ikaw yung magpe-present, ikaw yung mag-explain. So medyo mahirap dun sa part na yun. Pero hanggat magbibigay ka ng time, kailangan mag-direct ka lang na mag-direct. Huwag lang titigil sa pag-direct. Kapag ka talagang kinakain na yung oras mo ng mga downlines mo, yun talagang kailangan pupuntahan mo sila. Traditional way yun eh. Pupuntahan mo sila sa mga lugar nila, pupuntahan mo sila sa ano nila, sa mga sa kung saan man pupuntahan mo sila. Yung talagang kakain sa oras mo, medyo mahirap na mag-direct. So, mag-adjust ka na lang. Di ba, wala naman talagang absolute na solution. Basta mag-adjust ka lang, mag-adapt ka lang. Depende sa sitwasyon mo. Pero kung nagsisimula ka pa lang, direct lang ng direct. Kasi doon ka makakapag-start mag-build. Lalo na kung hindi ka naman na-spillover na nung upline mo. So, yun lang. To recap, number one is itama mo yung expectation nila. Number two is kailangan nila ng CSS. Kung di ako nagkakamali, CSS! Kailangan nila ng CSS, specific strategies. Number three is kailangan nila ng 1 hour later. Number three is kailangan mo lang mag-direct ng mag-direct. Hindi ko alam kung tama pa yung pinagsasabi ko. Parang kung sabog, diba, dito sa video na to. Basta balikan nyo na lang rin yung, ano, yung mga tinuro ko. Alam ko, apat yun. Basta balikan nyo na lang. Yun lang naman yung importante pagdating sa, ano, sa, ayun, by the way, yung kaapat pala is yung kapag ka, nakadalawang PM na ako, since zone next na. Hindi ako titigil sa pagda-direct. Okay, so I hope marami kayo natutunan dito sa video na ito. And make sure apply nyo kagad yung mga natutunan nyo. Kung sakasakali man na may mga katanungan ka, suggestion, violent reaction, or kung ano pa man, comment mo lang dyan sa ibaba. Kung nagustuhan mo tong video na to, make sure click mo yung like and i-share mo to sa mga downlines mo na yun, nahihirapan sa mga downlines niya rin. Okay, kung meron kong downline na may mga downlines na din, tapos hindi niya nakikip, so pwedeng makatulong ito sa kanya kapag sinisinzone na lang niya. Okay, so make sure apply mo kagad ng mga natutunan mo. At kung hindi mo pa na-access yung Walang Power and Bootcamp, access mo na yon. Habang libre pa, hindi ko alam kung gagawin ko siyang free pang habang buhay, pero ewan, malay mo magbagong isip ko, diba, in the long run. So yung Walang Power and Bootcamp, access mo na yon. Makikita mo yung description sa ilalim nitong video na to. 6-part training series yun, kung saan marami kang madi-discover ng mga sikreto ng mga successful operators, sa sikreto kung paano ako nag-build ng team ko. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Sean, once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!